naranasan niyo na ba one time makurap yung operating system niyo, then hindi na siya ma-repair? Then kailangan niyong i-backup yung files niyo sa drive C para lang ma-reformat niyo yung PC niyo. So, medyo hassle, di ba, kung tatanggalin niyo pa yung hard disk niyo, then ililipat sa ibang PC para lang ma-backup niyo yung mga files niyo doon. So, for this vlog, tuturuan ko kayo i-backup yung files niyo sa Corruptive OS na hindi na kailangan baklasin yung hard drive. So, let's go! So yun nga, hindi discuss ko nga kanina na pag corrupted na yung OS nyo, hindi na siya mabuboot. So kailangan nyo gumamit nito, yung Modified Windows 10 PE System. So ang gagamitin natin itong Bob Ohm's Modified Windows 10 PE. So visit nyo lang tong site na to para ma-download nyo siya rito. Download nyo yung mismong ISO nya. Then, pag na-download nyo na, meron naman dito instruction kung paano siya mababurn sa, ito. Meron siya instruction dito paano siya mababurn sa USB. So, kailangan siyang i-burn sa USB, then i-boot nyo siya para pag na-boot nyo na yun, dun nyo na magkakaroon na kayo ng ano, parang temporary OS. Then yun, dun nyo na pwedeng i-download yung files nyo. So, ngayon, ito yung mga ano niya, mga laman niyang tools sa loob. Yung mga tools na siya nakalagay. Yan, software included. Ito, marami siya dito. So, ngayon, papakita ko sa inyo, i-boot natin yung Windows 10 PE. Na na-burn ko na sa USB flash drive. Then, pakita ko sa inyo paano siya gamitin. So, let's go. So, pag desktop gamit nyo, i-boot natin siya using F8. So, pag-boot, press nyo lang F8. Hanggang lang mabas yung listahan ng mga boot nyo. So, yan. So, sa desktop, F8 siya. Pero sa laptop, depende. Minsan kasi sa laptop, F12. Minsan, F11. Depende sa model na, ano nyo, na ginagamit na laptop. So, sa desktop naman, almost same lang, kadalasan, is F8. So, buboot natin yung aking USB flash drive. So, yan, nagbuboot na siya. So, ito na siya. Ito na yung load natin na Windows 10 PE. So, ito yung itsura niya. So, from here, kung corrupted na yung OS nyo, pwede nyo itong i-boot. Then, pwede nyo na i-backup yung mga files nyo from here. So, ma-access nyo na yun siya. Para siyang OS na rin talaga, na temporary OS. Then, from here, makikita nyo na yung files nyo rito. So, ito yung drive C ko. So, and lahat ng files na kailangan ko, pwede ko nang i-download, i-backup dyan. Then, ilipat ko sa drive D or drive E. So, ayan. So from here yon, pwede nyo na siyang i-download. Then pag pwede nyo siyang i-backup. Then pag na-backup nyo na, yon, pwede nyo na kayong mag-format. Pwede nyo nang i-reformat yung PC nyo. So di ba madali lang. So beside doon, may mga ibang gamit pa tong Windows to PE natin. So turuan ko yung mga kadalasang ginagamit ko rito. From here, pwede rin kayo mag-install ng OS, pero siguro si separate vlog ko na lang din yun kasi medyo mahaba-haba yung process na. Pero from here nga, yun nga, sinabi ko na dito sa mismong Windows 10 PE natin, pwede na kayo mag-install mismo ng OS. Pwede kayo mag-format dito, pwede kayo mag-install ng OS. So, ito yung mga ano niya, software niya na included, yung mga software niya sa rito. Yan. Ito, kung gusto niyo mag-backup ng files niyo, may ghost na rin dito, auto-backup. Acronis True Image. Ito, madalas kong ginagamit to, Acronis True Image, pag gusto ko mag-backup ng files. Gusto ko mag-mirror o gusto ko mag-backup ng files na ginagamit ko. So, yan punta tayo dito sa device and hardware. Ito lang na may mga tools niya. Hindi naman kadalasan ginagamit ang mga to. Ito tayong file tools. Ito, yung data recovery. Pwede kayong mag-gumamit ng mga data recovery. Ito, pwede yan. So, turo ko sa inyo yung ibang files na mapapakinabangan nyo from here. So, hanapin ko lang. Ayan, HDD tools. From here, pwede kayo mag-check this. Kasi kung corrupted na yung OS nyo, hindi kayo makapasok sa... Hindi makorrupted, may problema yung OS nyo. Kasi hindi kayo makapasok sa system. From here, pwede nyo check this na yung drive na yun. Kung drive sa'yo may problema, pwede nyo check this from here. So, dito, may check this. Then, may defragger. Eh, meron din HDD. Kung gusto nyo ma-check yung HD nyo. Kasi medyo matagal to eh. Medyo matagal yung HDD tune na to eh. So, cancel muna natin yan. Pero siguro,
Next time, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung mga yan, yung iba dyan. Kumpara tayo dito sa... Yan, imaging tools, pwede kayo mag-burn dito. Kunwari, meron kayong system na Windows na pwede nyo i-burn. Pwede yung Rufus, kadalasang ginagamit ko pa nag-burn ako ng mga ISO 2, flash drive, or DVD. Then, pwede na rin kayo mag-remote dito. May Anydesk na siya, saka TeamViewer. So, kung corrupted yung PC nyo, then kailangan nyo mag-remote ng ibang PC na urgent. Yan, pwede nyo gamitin dito makapag-remote kayo. Then, ang importante dyan, ito, yung, for example, yung desktop, yung PC nyo, nakalimutan nyo yung password nyo, from here, mare-recover nyo siya. Pwede nyo siyang palitan, pwede nyo siyang i-unlock. Kunwari, lock yung account nyo, yung account nyo sa Windows na lock, or nakalimutan nyo yung password, from here, pwede nyo siyang palitan yung password. Click nyo lang to, NTPW edit. So, yan siya. So, click nyo open. So, makikita nyo lahat ng username na nandun sa OS nyo. So, click nyo na yung account nyo, yan. Then, pwede na, from here, pwede na kayo mag-change ng password. So, pag na-change na, save, then exit. So, yung na-change nyo na password, yun na yung gagamitin nyo pag nag-boot kayo sa OS nyo. So, ito, kadalasan ko ito ginagamit pag may nagpapareset sa akin ng password. Pag nakalimutan nila yung password nila locally. Local lang to, hindi pwede yung PC mo na naka-connect sa domain. So kasi pag sa domain, kailangan sa server yun eh. Pag naka-connect yung PC mo sa domain. Pero kadalasan naman sa pambahay lang to ginagamit. So ito magagamit niya sa locally yung mga yun nga, yung sinabi ko nga kanina na pag nakalimutan nyo yung password niya. Then saan pa ba? From here, pwede rin kayong mag-adjust ng ano. Saan naman hanapin natin? Sa HDD tools. Ito yung partition master. So yan, ito yung partition master natin. Minsan, kadalasan napupuno na yung drive natin. Meron tayong partition tatlo. O, dalawa. Kasi isa ko SSD, yung pangalawa ko is hard disk. Meron siyang partition. Kung ito, yung partition natin sa ito, gusto nyo i-adjust, meron dito. Resize mode partition. Yan. Kumbaga, pwede nyong bawasan tong drive E, 963 siya, pwede siyang gawing 700. Then yung 200 plus, pwede nyong ilipat dito sa drive D. So, parang mabawasan to, doon yung madadagdagan tong drive D nyo. So, hindi yung siya magkakaproblema kasi nakalay ko na siya. Hindi naman siya magkakaproblema sa OS natin. Ano, kadalasan niya kasi napupuno yung drive C natin kasi maliit lang yung allowance na nilagay doon. So, from there, pwede nyo i-dagdagan yung drive C nyo. Pwede nyo i-adjust yung size. For example, meron ko yung drive C na 200 gig. Then, yung drive D nyo is 700 kasi 1 TB HD nyo. From there, pwede nyo gawing 400 yung drive C nyo. Then, magiging ano na lang, 500 na lang yung drive D nyo. Which is, dagdag bawas, kumbaga, dagdag bawas. So, yan, from there, pwede nyo gawin yan na hindi nyo na kailangan mag-reformat. Sa kapag ginawa nyo yan dyan, hindi siya, walang magiging problema sa OS nyo, hindi magkakaroon ng corruption sa OS nyo. So, safe siya gamitin, tested ko nyo yan, na-try ko nyo. So, yun. So, yun nga guys, yun nga, yung diliset kong nina, kung corrupted yung OS nyo, pwede nyo gamitin yung ating Windows 10 PE. So, ayusin ko lang ha. So, yun nga, yung Windows 10 PE, pwede natin magamit. So, makakatulong to sa inyo, kung wala pa kayong idea sa Windows 10 PE, makakatulong sa inyo to. In the future, kung kailangan nyo magpalit ng password, na lock yung inyong local account, then kailangan nyo mag-backup ng files na na-corrupt sa OS, then kailangan nyo mag-resize ng HDD nyo, ng size ng HD nyo, possible yun sa Windows 10 PE. Actually, marami pang tools doon sa Windows 10 PE natin. Windows 10 PE na pinakita ko sa inyo kanina. So, hindi ko lang may isa-isa. Pinakita ko lang sa inyo yung mga importante, yung mga kadalasang nagagamit. So, yun. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Then, sana malinaw yung pagka-explain ko kung paano gamitin yung Windows 10 PE. So, kung hindi man kayo, kung naguluhan kayo, then, i-comment nyo lang sa baba. So, para next time, i-ano natin yan. Aisin natin para mas next time mas malinaw yung pagka-explain ko. So, yun.
So, hopefully kung may mga question kayo, baka alam ko regarding sa mga technicals ng IT. So, technicals, repair, yan. Comment nyo lang, baka alam ko siya, matulungan ko kayo. Yan yun. So, siguro dito ko napuputuloy yung vlog natin, guys. So, see you again, guys, sa next vlog. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. So, yun. Thank you!